Dito na naman ako. I'm back. Ang inuluto natin sana inulutuin. Hi mga kapogi, dito na naman ako. Magluluto na naman tayo ng medyo medyo hindi kinakaya ng marami pero mas marami rin ang gusto may gusto. Kasi laman doon to. Ito yung nulutuin. Papaita. Okay. Ito ay lutong alatsang to ha. Kung ano yung alam kong luto ng papaita yung gagawin ko. Ito, lagi ko na mantika pang isa. Masyado marami kasi pamantika na yung ano masisira ko. Isa na tayo. Kasi yung mainit na to. Yung mantikang pag-iisa ng luya. Mag-isa lang. Tapos, lagyan natin yung sibuyas. Okay, tapos, lagyan natin yung bawang. Okay. Ito ha. Iba yung luto ng linis ko tsaka yung luto ko dahil hindi naman ako talaga nagluluto ng ganito. Ito ay nakikita ko lang kung paano lutuin. Para konting bulong ng misis, kung ano yung gagawin. Okay? Maging rabbit mo na para pampalasa. Ilalagay na natin yung naman ng loob ng baka. Lagyan natin. Pressure cook na to, kaya malambot na to. Ngayon, yung magluluto natin ito, igisa lang, tapos yun na. Hindi na kailangan patutuin na matagal kasi malambot na siya. Yung mga regato niya, para masabi ng papaita. Basta i-pressure cook niyo mga 10-15 minutes para katan yung hiwa-hiwain. Huwag yung unang hiwain pag pre-pressure cook kasi hirap iwain lalo na yung atay pag ganang tayo ano, yung mga ibang parts na mga isaw, mga tuwalya, libro-libro sa amin na madaling iwain niya pero yung mga atay na pa yun, mahirap iwain yung pag ilaga na ilaga. So, konting isa pa para ano. Konting ano lang, mga kapogi. Kalolo, katatay. Sarap pulutan ko. Sarap kong pernohan ng ano, si Alfi. Alam niyo si Alfi kung sino? Alam niya ng mga ano, mga kapogi ko. Kung sino si Alfi. Lagyan na natin ang sabaw. Ito yung ano, yung lagaan yung pre-nation book. Ito rin yung sabaw niya para nandiyan pa rin yung lasa.
marami to, so dapat bentagan yung sabaw. Pressure cooker lang, pero hindi naka-pressure cooker. Kasi malaki ito kung nilutuan, kaya dito ko niluto. Saka may takip ng maayos. So, I'll be back, mga kapogi. Pahuluin lang natin. Huwag yan natin lagi ipang lahok. Ito na po, mga kapogi. Pupulo na. So, parang naparami ata yung sabaw. So, hindi nga kasi may maraming sabaw, mas masarap eh. Konting pechi, balasa, chili, kundi lang nilagay ko kasi mga bata hindi sila, baka hindi sila makakain kasi lahat dito makakain, pati mga bata makakain ng papayitan, so walang problema pagdating sa papayitan lahat sila makakain. Ito yung anak kong panganay, gusto niya maasin, kaya nalagyan ko ng sampalok, sinigang na sa sampalok mix original. Yeah. Huwag yung may gabi ha, kasi pagsigang yun eh. Ito pang-asin lang sa akin. Wala tayong bunga ng sampalok, mas kasarap sana yung bunga. Yan o. Pwede yung papahintan. Ngayon, nalagyan natin na konting itong cameraman ko, siya rin yung taga-tikin ko kung okay na. Kaya natin na konting asin. Kasi yung patis na rin ngayon ko, huwag tulungan mo. Hindi ba sa pati ng pangalan? Ngayon, bahala kayo kung gano'ng kaalat yung gusto nyo, pero tatsa-tatsahin nyo rin kasi mahirap yung pag-umalat na. Sabi ko, ah, hindi na mapapatabang yun. Huwag lang lagyan yung tubig, kaya lang mawawala na yung lasa ng papahitan. Kasi kapag tinutubigan mo, nawawala yung nauubos yung katas ng papahitan. So, mas maganda, pag mag-aalat kayo, yung ano lang, tamang-tama na pag-ikot nyo eh, tama-tama yung alam. Naka-headphone na naman ako ha. Medyo may ano na konti. Kasi yun nga, isa lang ang dahilan yan. Dahil yung buhok ko mahaba, tumatama yung ibang kiblasan sa aking mata. Okay, panitikman ko rin sa aking cameraman. Para kung huwag inilasan. Eh, meron pa kaming isang palok. Sinigang mix dito. Yung anak ko baka timplahan pa yan. Mabibig sa asin. Yan, kulang daw sa alat. Yan, kulang daw sa asin. Yan, maganda niyan kasi pag kulang sa alat, pwedeng dagdagan ng asin. Pero kung alat na, hindi mo na matatanggal yung alat. Yan na eh. Okay? Try mo ulit. Okay, so, kapogi, okay na daw, sabi ng taster ko. Ito, mamaya, ito yung kakainin namin. Sarap to. Sarap tong pulutan, sarap ng ulam. Pag may konting handaan dito, ay kung mahalawa, birthday, lagi kami nagluluto niya para at least meron. Kasi gusto ng mga anak ko to eh. Lahat sila kumakain ito, walang hindi. Lalo na yung isang parte na hindi kumakain ng baboy, pero ito kumakain. Okay, tapos ng ubulo, papatayin ko na. Bye-bye mga kapogi, katatay, kalolo, kananay. Bye-bye! Susunod ulit, salamat po sa panonood. Tapos! Kamalimutan nyo, yung subscribe, tapos yung
bell dyan, pakipress nyo para notify kayo na merong bago. Okay? Like nyo rin para ano. Okay, share, like, share para mapanood din ang iba. Yan yung luto ng tatay na lolo na hindi marunong magluto pero nagluluto. Okay, bye-bye! Salamat po!